sweet lay, send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and let it change. It beams like the world. Forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light. And a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. We will spread the everlasting light. With the willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and let it change. It beams like the world. Forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. We will spread the everlasting light. With the willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and let it change. It beams like the world. Forevermore. Sound check. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin at salamat po sa Panginoon sa another day that God gave to us at salamat po sa Panginoon na muli tayo magkaaral ng salita ng Diyos. Welcome to our daily program. This is the Key to Success, your daily devotional partner, giving you the Word of God from Mondays to Saturdays. At salamat po sa Panginoon na kahapon po eh katatapos lamang po ng atin pong Lord's Supper and it is a successful and great commemoration or remembering the death and burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. At salamat po sa Panginoon na naging successful naman po at please continue to pray yung mga upcoming events pa po natin. At salamat po. Today is Tuesday. December 28 na po tayo. Ilang araw na lang at this year 2022 na po. Salamat po sa katapatan ng Panginoon sa buhay po natin na tuloy-tuloy po tayong ginagamit ng Panginoon sa kanyang napakalawak po na gawain. Kaya magpanalangin naman po tayo na tayo po ay makapagpatuloy. Amen. So
Ngayon po ay babatiin ko po muna lahat ng mga live viewers po natin. Good morning po and thank you for watching ating pong operator, Sir Jomar Orquilla. Good morning po. And para sa mga manonood pa po dyan mamaya, mamaya magdaratingan po sila. Okay? So, hindi na po, hindi natin masyadong pahahabain ang ating introduction. So, magposit na po tayo sa ating pagbabasa ng Bible. Punta po tayo sa Book of Proverbs and let's read our Bible reading for today, Proverbs chapter 28. Okay, Proverbs chapter 28. All right, kung nandiyan na po kayo and kung yung mga wala pong Bibles, no, salamat sa Panginoon na meron tayong provided Bible na makikita niyo po diyan sa inyong screen. Okay, Proverbs chapter 28 verse number 1 to 28. In verse number 1, the Bible says, "The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion." Verse number 2, "For the transgression of a land many are the princes thereof, but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged." Verse number 3, "A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food." Verse number 4, "They that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law contend with them." Verse 5, "Evil men understand not judgment, but they that seek the Lord understand all things." Verse number 6, "Better is the poor that walketh in his in uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich." Verse 7, "Whoso keepeth the law is a wise son, but he that is a companion of righteous men shameth his father." Verse 8, "He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor." Verse 9, "He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination." Verse number 10, "Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit, but the upright shall have good things in possession." Verse 11, "The rich man is wise in his own conceit, but the poor that hath understanding searcheth him out." Verse 12, "When righteous men do rejoice, there is a great glory, but when the wicked rise, a man is hidden." Verse 13, "He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy." Verse 14, "Happy is the man that feareth alway, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief." Verse 15, "As a roaring lion and a raging bear, so is a wicked ruler over the poor people." Verse 16, "The prize that wanteth understanding is also a great oppressor, but he that hateth covetousness shall prolong his days." Verse 17, "A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit, let no man stay him." Verse 18, "Whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his ways shall fall at once." Verse 19, "He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough." Verse 20, "A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent." Verse 21, "To have respect of persons is not good, for a piece of bread that a man will transgress." Verse 22, "He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that that poverty shall come upon him." Verse 23, "He that rebuketh a man afterward shall find more favor than he that flattereth with the tongue." Verse 24, "Whoso rabbeth his father or his mother, and saith, it is no transgression, the same is the companion of a destroyer." Verse 25, "He that is of a proud heart stirreth up strife,
but he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. Verse 26, he that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely shall be delivered. Verse 27, he that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many a curse. Verse number 28, when the wicked rise, men hide themselves, but when they perish, the righteous increase. Amen. So, salamat po sa pagbabasa ng salita po ng Diyos. Amen. Good morning po, Sir Agaton Lagod, ng aking tatay. Ma'am Lian Bobier Impuerto, good morning po and thank you for watching. Amen. So, tayo po ay magbubukas po sa panalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, for giving us another day, another opportunity, another privilege to serve Thee, O God. At dalangin ko po, Panginoon, na sa unang oras ng araw na ito na ang inyong pong salita, ang aming pong pinag-aaralan, ay bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na katalinuhan, wisdom, pangunawa upang matanggap namin ang mga pagpapala mula sa inyong salita at may apply po namin sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Salamat po sa inyong pong pag-iingat sa amin sa magdamag na kapahingan, sa pag-restore ng aming kalakasan at muli po kami pinagkatiwalaan ng buhay, Panginoon, na aming po din namang ipapagamit po sa inyo. At ang aming pong hiling, nabigyan niyo po kami, Panginoon, ng maayos na internet connection, maging aming pong gadget na ginagamit, mga cellphones, mga computers, laptop, Panginoon, na nagsisilbi po naming access sa programang ito, Panginoon, ay panghawakan niyo po at pagkaingatan upang wala po kaming mamiss sa inyong salita na hindi po namin na magkukos na hindi po namin mapapakinabangan sa araw-araw namin na pumumuhay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Kayo po ang magsalita sa inyong mga anak. Just make me a blessing. I want to be a blessing, Panginoon, sa inyo po mga anak at gamitin niyo lamang po akong daluyan ng pagpapala, Panginoon. Salamat po sa inyo pong kabutihan sa buhay po namin. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa inyo pong sakripisyo sa amin na kami po ay nagtamo ng kaligtasan dahilan po sa inyo. At salamat po, Banal na Espiritu, na patuloy po kayong nag-guide, gumagabay sa amin. Holy Spirit of God, please empower us and guide us, Panginoon, in every aspect of our life, Panginoon. At anuman pong bahid ng kasalanan na sumpungan niyo po sa aming puso't isipan, patawad po, Diyos, at muli po ibinabalik po namin ang buong papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. And once again, so magpo-proceed na po tayo sa ating continuation of our lesson this episode. So natapos po tayo kahapon sa nasa ano pa rin po tayo, nasa lesson 8 pa rin po tayo regarding po sa Holy Spirit. And we are studying here the third person in the Trinity, which is the Holy Spirit, that some so-called Christians, some so-called Bible believers do not believe on the person of the Holy Spirit, because sabi ko nga, ang paniwala nila, yan ay influence ng Panginoon or force ng Diyos, no? Hindi po. The Holy Spirit is a real person, no? Kahapon lamang po meron ako napanood sa nadaanan ko sa Facebook na nagtatalo-talo sila kung ilan ba talaga ang Diyos, no? Nagtatalo-talo sila kung ilan ba talaga ang Diyos. So, salamat po sa Panginoon dahil sa Doctrine of God, sa lesson number 4 natin o sa lesson number 7 natin ay napag-aralan natin yung theology, which is study about God, that we understood the person of God, no? We understand the mystery of Trinity, no? Pero sa ating mga nakakaunawa ay hindi na po yun mystery. Pag sinabi kasing mystery is unknown to everybody, no? Hindi po lahat ay nakakaalam, no? Pero salamat sa Panginoon na in-reveal po sa atin at meron tayo, binigyan tayo ng wisdom, kaya naunawaan po natin the mystery of Trinity. And we believe that we have one God in three person. So, at isa na nga po dito yung Banal na Espiritu na pinag-aaralan po natin. Nakikita din po natin yung kahalagahan ng trabaho niya po sa buhay po natin. Tatandaan po natin na ang Trinity or the Triune God or the Godhead
is working in our lives, in our daily lives. Hindi lang po natin ito nare-realize at hindi lang tayo conscious, pero we cannot deny the fact that God is working in our daily life, our daily walk. Sapagkat in the first place, bago pa po tayo likhain ng Panginoon, bago pa po tayo dumating dito sa mundo, bago pa tayo nag-exist, meron tayong personang pinanggalingan, which is our Creator, the most powerful God. Diba? The Creator of the universe. So, kasama po dun yung Banal Espiritu. Hindi natin na-realize na simula sa ating pagkalikha hanggang sa oras na ito, hanggang sa susunod, sa future natin, na andun na po yung Diyos. No? Ibig sabihin na huwag nating kalilimutan na ang Panginoon ay involved po siya sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi natin pwedeng i-neglect ang Diyos. Hindi natin pwedeng i-set aside ang Panginoon at i-prioritize natin yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Kaya ang command sa Book of Matthew that we must seek ye first the kingdom of God. No? Dapat i-prioritize natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos sapagkat alam natin na ang Panginoon is worthy na naunahin natin sa buhay natin, sa anumang aspeto ng buhay natin. Ang Diyos ay worthy na bigyan natin ng priority, you know, top priority. Okay? So as we continue dito sa verse sa mga talatang binabasa natin kahapon, no? Kahapon na pag-aralan natin yung relationship natin between the Holy Spirit, no, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, at napag-aralan natin yung ating relationship sa Banal na Espiritu. Ngayon, kung bakit mahalaga ang ating relationship sa Banal na Espiritu, sapagkat yung Banal na Espiritu ay siya po yung persona na sinasabi ng Bible na nanahan po sa ating mortal body. Ibig sabihin yung itong katawan na ito, hindi lamang po tayo ang nakatira dito. Sinong tayo yung totoong tao? Kasi itong katawan na ito ay lalagyan lang ng totoong tao. Our flesh is not the real man. Kundi ito po ay lalagyanan lamang po. No, ang totoong tao, the real man, the real soul, no, ito yung kaluluwa, ito yung totoong tao na nasa loob po nito. No, kaya nga po pag dumating na sa atin yung tinatawag na physical death, hihiwalay po yung totoong tao sa ating flesh. Bakit? Yung flesh lamang po ay lalagyanan, it is temporal. Kaya pag namatay ang isang tao, ililibing, maagnas, bububulok, babalik sa alabok, hanggang doon na lang yung flesh, yung itong flesh natin. No, pero yung kaluluwa, yun yung eternal being, yun yung haharap sa Diyos, sa hatulan, kung saan patutungo, and yun po yung haharap sa judgment ng Panginoon. But yung templo, yung ating flesh, yung ating mortal body ay habang nandito tayo sa lupa, nung tumanggap tayo sa Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, ay naging templo na po ito ng Banal na Espiritu. No, dito na po nanahan. Dito na po nanirahan yung Banal na Espiritu. Kaya naman po ang magandang pag-aralan natin kung ano ba yung dapat relationship natin between the person that is in us, which is the Holy Spirit, nananahan sa ating mortal body. Kinakailangan natin pag-aralan yung relationship natin towards doon sa persona na yon. Tandaan natin, ha, ang nakatira sa katawan po na ito is not an ordinary person. Kasama po yung Holy Spirit sa Trinity, sa Godhead. Ano po ang napag-aralan po natin regarding sa attributes of God? Ano, pag-aralan po natin yung attributes of God, yung pagiging omnipotent ng Diyos, which is the all-powerful, omnipresent, ibig sabihin, He is present everywhere, omniscient, He is all-knowing, lahat ng bagay alam niya, di ba? And He is immutable, ibig sabihin, hindi po siya nagbabago, ang Diyos ay hindi pabago-bago, no? Kaya nga, lahat ng attributes na yan is the same na attributes ng Holy Spirit sapagkat isa po siya sa Trinity, sa Triune God. So, ibig sabihin, all-powerful, all-knowing, present everywhere, and He is unchangeable. Lahat po ng attributes na yan ay nasa Holy Spirit na imaginin niyo po nanahan sa ating physical na katawan, sa ating mortal body. Imaginin niyo po kung gaano tayo ka-bless na ang Diyos, no, na makapangyarihan,
na omniscient, omnipotent, omnipresent, and immutable God ay nanahan po sa ating pong physical na katawan. So what a privilege na itong katawan natin, bagamat minsan hindi natin tinatrato ng maayos, ng maganda, pero tingnan niyo po, yung banal na espiritu ang nakatira na po, ay nakatira na po dito sa ating mortal body. So gaano tayo ka-privilege na magkaroon tayo ng isang persona na tumira sa ating mortal body na Diyos. Nare-realize niyo po ba yan? Eh, sabi ko nga sa inyo, kung tayo nga po, pagka may bisita sa bahay, grabe yung accommodation natin, pag-aasikaso natin, lalong-lalo na pag ang alam natin na bisita natin ay bigatin, di ba? Pag alam natin, uy, darating si Kagawad. Kagawad pa lang yun, ha? Uy, darating si Kagawad sa bahay, bibisita daw dito bukas. Ay, grabe yung paghahanda natin, eh. Kapag talagang yung mga tinatago nating mga kubyerto sa kusina, no, yung mga gintong kutsara tinidor, ilalabas. Yung mga mamahaling plato, ilalabas kasi may bisita. Pero yung mga anak natin, kumakain sa plastic. Diba? Kumakain sa platong plastic, sa basong plastic. No, inilalabas lang yung mga magagandang mga mamahali na kubyerto sa kusina pag may bisita. Imagine niyo po yan. Pagka alam natin na importanteng tao yung bibisita sa atin, bibisita pa lang po yan, ha? Hindi pa po maninirahan yan, ha? Bibisita pa lang, grabe na po yung pag-accommodate natin. Eh how much more na ito pong doktrinang ito yung katuruan, ito yung teaching of the Bible na ang Panginoon, yung Diyos, yung Holy Spirit ay tumira sa ating physical na katawan. Kaya nga kung ang isang Kristiyano ay nauunawaan niya kung sino ang nakatira sa kanyang physical na katawan, hindi niya po ito basta-bastahin. Hindi niya po ito lalagyan ng lason. Hindi niya po ito lalagyan ng dumi. Imagine niyo po yan. Ha? Papayag po ba kayo na meron kayong bisita? For example, alam niyo mahalagang tao, tapos makikita pag pumunta sa CR, di ba? Hiyang-hiya tayo pagka may naabutan doon na marumi. Di ba? Hiyang-hiya tayo pagka naabutan yung sala natin na madumi. O kaya pag nasilip yung kusina o yung kwarto natin na marumi, nahihiya tayo. Di ba? Eh, how much more yung Panginoon na nananahan sa atin? Anong attitude meron tayo na alam natin na tayo ay meron pong nilalagay na karumihan sa buhay natin? O ini-entertain na karumihan. Ano ba yung dumi sa buhay ng Kristiyano? Wala pong iba kundi yung kasalanan. No, sin is the dross. Sabi nga ng Bible, take away the dross from the silver. No, tanggalin yung dumi doon sa silver. Yung silver, yung Kristiyano, yung dross, yung kasalanan. So kinakailangan matanggal yung kasalanan po na yan, yung dumi na yan. Sapagkat pagka meron dumi, syempre hindi naman kaaya-ayang tingnan. Ganun din tayo sa harapan ng Panginoon. Kung itong katawan natin ay may dumi, no, I mean, yung dumi ay yung may kasalanan tayong inaalagaan, hindi tayo kaayang-ayang tingnan sa harapan ng Panginoon. Okay? Tandaan niyo po yan, ha? Ay, hindi tayo kaaya-ayang tingnan sa harapan ng Panginoon. That's why, in our lesson, tingnan po natin ngayon kung ano ba yung mapuproduce ng pagtatrabaho. Kasi kahapon, pinag-aralan natin yung tatlong bagay na ating relationship sa Holy Spirit. Ano po yung una? Yung quench not the Holy Spirit, no? Huwag nating papighatiin. Pag sinabing quench, hindi po pagpighatiin, kundi patayin yung apoy. Kasi ang ibig sabihin ng quench is extinguish, no? Huwag nating patayin yung apoy na dulot ng banal na espiritu sa buhay po natin. Amen? And of course, pangalawa, the Holy Spirit is our power. Yung banal na espiritu ay siya yung ating power to witness and to serve God, no? Siya po yung ating kapangyarihan, no? We don't have our own power na to witness sa ibang tao patungkol sa Panginoon, but because of the Holy Spirit we have now the ability to share the gospel to other people. It is because the Holy Spirit is our power to witness, ano po? And also to serve God. Kung hindi dahilan sa banal na espiritu, wala rin tayong kakayanan na maglingkod sa Panginoon at wala tayong ma-accomplish
sa gawain ng Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Kaya nga, lagi nating sinasabi na anumang accomplishment natin dito po sa lupa, no, sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon, ay hindi po yan dahilan sa atin lang. No, hindi po yan sa sarili lang nating lakas, hindi lang yan sa sarili nating katalinuhan. Kundi yan lahat ay sa biyaya lamang po ng Diyos sapagkat yung power natin ay galing sa Holy Spirit. O sa Diyos. Amen? And of course, the Holy Spirit also ay kinuman tayo to be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin ng filled ay to be controlled, to be under influence. No, hindi influence ng alak kasi sabi nga doon sa binasa natin kahapon. No, wag tayong magpagoyo sa alak. Dahil ang alak ay ibang impluwensya ang dadalhin sa atin o ang maidudulot sa atin, no? And then ngayon po, please open your Bible in Galatians chapter number 5. Let's study yung sa continuation po ng atin pong lesson, Galatians chapter 5 verse number 22. Galatians chapter 5 verse 22. Okay? Masabi po ng Bible sa Galatians chapter 5 verse number 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Okay? So in verse number 22 in verse and in verse number 23, ano po ang makikita po natin dyan? So in verse number 22, akyat po ulit tayo, ang sabi po dyan, but the fruit of the Spirit. When we say fruit, ibig sabihin bunga, no? Walang magbubunga kung walang nakatanim. Amen. Walang magbubunga na fruit of the Spirit kung walang spirito na nakatira sa ating mortal body. So anong ibig sabihin nun? Ang meron lang pong fruit of the Spirit is those person na tumanggap sa Panginoon bilang kanyang sarili ng tagapagligtas. In short, save. Okay? Hindi po pwede na ang isang taong unsaved ay magkakaroon ng fruit of the Spirit. Kaya nga, mamaya po, sa mga nakalista po dito na fruit of the Spirit, hindi po natin ito bahagyang makita. O bahagyang hindi natin to makikita sa mga unbelievers. Makitaan man natin sila ng mga bagay na nakalista dito. But, hindi naman po yun bunga ng banal na espiritu. Maaring it is bunga, fruit of their own righteousness. And we do not believe na meron tayong sariling righteousness kasi sabi ng Bible, there is none righteous, no, not one. Diba? Walang matuwid ni isa. Tangi ang Diyos lang. Kung bakit tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon, it is because God imputed His righteousness to us. Ibig sabihin, inilagay ng Panginoong Jesucristo yung righteousness niya po sa atin. Na kapag tiningnan tayo ng Diyos Ama, ay hindi po niya makikita yung ating kasalanan, bagkos ang makikita niya, yung Kristo, yung katuwiran ng Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Amen? So, yun po yung kagandahan po na maunawaan po natin na wala tayong sariling righteousness. At ang tao lamang po na magkakaroon ng tinatawag na fruit of the Spirit is the person na tumanggap sa Panginoon bilang sarili niya pong tagapagligtas. Kaya nga po, ang meron lang po dito mga nakalista na Siyam, 9 fruits, no? This is the work of the Holy Spirit, no? At ito po ay yung pagtatrabaho ng banal na espiritu sa buhay natin ay nagpo-produce, nagbubunga ng mga bunga sa buhay po natin. Okay? At dito po sa mga bunga na ito, no, dito po sa mga bunga na ito, ito po ay inaasahan ng Panginoon na makita sa atin. Okay? So sa mga nabanggit po dito at maring tingin natin wala pa tayong ganitong klaseng bunga, pero tandaan natin, magbubunga din yan. Kasi ligtas na nga tayo. Imposibleng wala. At ang isang Kristiyano
Bagamat sabihin natin nahirapan natin nahirapan tayo makita yung pagbabago sa kanila, pero tatandaan natin kapag ligtas talaga tayo ay it will come out naturally. Lalabas po yan ang kusa. Depende po yan sa pagpapasakop natin sa banal na espiritu. Kasi tandaan natin, ang banal na espiritu ay meron siyang kakayanan na magbaguhin tayo. Depende yun sa pagpapasakop po natin. Okay? So, dito po, meron tayong nine fruits of the spirit na kinakailangan makita sa buhay po natin. Ano po yun? Sabi dyan sa verse number 22 ng Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit is love. Okay? But the fruit of the Spirit is love. That is number one fruit. No? Kinakailangan makitaan tayo ng pagmamahal, mga kapatid. Ang love po na tinutukoy dito is not a phileo love. Ano ba yung phileo? It is yung fleshly love. Ibig sabihin yung sa laman. No? And then, ang isa pa pong uri ng pagmamahal is yung agape love. Okay? Ano ba yung agape love? It is the love of God. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Unconditional love. Yung charity. Ano po? The highest form of love. Yan po yung ayan po yung magiging bunga ng banal na espiritu kapag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, sa Holy Spirit. At of course, sabi ko nga, pag sinabing bunga, yan ay makikita sa atin. No? Wala naman pong siguro sa atin na gustong magkabunga na itatago lang natin. Of course, makikita po yan sa atin. No? Ito pong mga bunga na ito ng banal na espiritu ay dapat makita po sa atin. Number one, yung love. Yung pagmamahal, yung ating genuine love. Kapag ang isang taong ligtas ay nagkaroon ng fruit of the spirit na pagmamahal, makikita niyo po yan, no? Unti-unti madidevelop yung kanyang pagmamahal sa tao, sa mga tao, o sa mga minamahal din ng Panginoon, no? Kasi tayo ay nakatanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Ano ba, sino ba ang subject ng pagmamahal ng Diyos? No? Sino ba ang subject? Ang subject ng pagmamahal ng Panginoon is no other than the human being. Of course, all the creation, but most especially, yung tao. Bakit? Sabi ng Bible sa John chapter 3, verse number 16, for God so loved the world. Diba? Sobrang mahal ng Diyos yung sanlibutan. Ano yung sanlibutan? Yung puno, yung halaman, yung hayop? No. Hindi po. Yung nakatira doon sa sanlibutan, which is the human. Tayong tao. Ano sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? So, dahil sa sobrang pagmamahalan Diyos sa atin, ay binigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Sino yung kanyang bugtong na anak? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. See? So, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sa unconditional love ng Panginoon, ay ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Not only that, in Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Diba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at nung tayo ay makasalanan pa, ay binigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, at ang Panginoong Kristo ay namatay para sa atin. So, sino tayo? No? Sino tayong tao para ibigin ng Panginoon? Eh, tayo ay taong makasalanan. Walang kwenta sa, kung tutuusin, no? walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Kumpara sa creation, sa laki ng creation ng Panginoon, gatuldok lang tayo. Pero binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. You know why? It is because of the love of God. Kaya nga, matutunan natin magmahal sa Diyos, unang-una sa lahat, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Nung matutunan natin mahalin yung Panginoon ng buong buhay natin, and then eventually matutunan natin mahalin yung mga minamahal din ng Diyos. Amen? So that's number one. Number two, na bunga ng ating pong kaligtasan o ng bunga ng Holy Spirit is yung joy. O, ano ba yung joy? Yung kasiyahan na ang basihan ay katotohanan. No?
marami kasing pinanggagalingan ng kasiyahan ng tao eh. At malalaman niyo po ang minimithi or dinidesire ng tao, o malalaman mo yung personality ng isang tao depende kung saan siyang bagay natutuwa o nagiging masaya. 'Di ba? Kung saan siya nagiging masaya, ibig sabihin nandoon yung kanyang desire. Halimbawa, ako po ay masaya sa sports. Ibig sabihin, for example, especially sa MMA, sa boxing, sa UFC, sa basketball, sa lahat ng mga contact sports, pag nakakapanood ako ng mga ganun, natutuwa ako. Ibig sabihin, nandoon yung desire ko. Na nakuha niyo po. Eh, ibig sabihin, halimbawa, pag ako ay natutuwa sa pagtatrabaho, sa work, no, anumang work na meron ako, no, for example, ang trabaho ng engineer, no, halimbawa ako engineer at natutuwa ako na mag-build ng establishment, ibig sabihin nandoon yung desire ko. 'Di ba? Pero kung tayo ay natutuwa patungkol sa larangan ng gawain ng Panginoon sa ministries, lalo-lalo sa salita ng Diyos, ibig sabihin nandoon yung desire natin. Ibig kaya nga po dito po yung fruit of the spirit na joy, no? Ang tanong is nasaan ba yung kasiyahan natin? Kasi kung ang kasiyahan natin ay patungkol sa salita ng Diyos, sa patungkol sa Panginoon, ibig sabihin nandoon yung desire po natin. At dito po babaguhin ng Panginoon yung source of joy natin. Kasi dati iba yung pinanggagalingan ng kasiyahan natin eh. Ang pinanggagalingan ng kasiyahan natin ay material na bagay. Pagka meron tayong bagong gamit, masayang-masaya tayo. Pagka meron tayong nabili o nagkaroon tayo ng isang bagay na gustong-gusto natin magkaroon, grabe yung saya natin. No, ibig sabihin yung joy natin ay nakabase sa material na bagay. 'Di ba? Pero ngayon, wala man tayong material na bagay, pero salamat sa Panginoon na meron tayong buhay, meron tayong lakas, nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. Nandoon yung kasiyahan natin. Ibig sabihin nandoon yung desire po natin sa isang bagay na kinatutuan po natin. Opo. And ano pa po? But the fruit of the spirit is love, joy, peace. Yan, ano ba yung peace? Kapayapaan. Alam niyo po, mahirap pong magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng isang magulong sanlibutan. Di ba? Mahirap po magkaroon ng kapayapaan lalo na ngayon, may pandemic po tayo. At hindi lamang po yung pandemic ang cause ng kaguluhan sa buhay ng tao. No, hindi lang yung gera, hindi lang yung ibang tao, kundi sa atin mismo, sa loob ng ating pong pamamahay. No, hindi ka nalalabas para makahanap ka ng kaguluhan. Doon pa lang sa loob ng tahanan, kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay walang prinsipyo ng salita ng Diyos, walang Diyos sa kanyang isipan, magulo. 'Di ba? Magulo, may kaguluhan. Pero kapag ka ang tao na mayroong salita ng Diyos, mayroong prinsipyo ng salita ng Diyos, mayroong banal na espiritu, ibig sabihin save, ligtas, tumanggap sa Panginoon, eh meron po yung kapayapaan kasi isa po yan sa bunga ng banal na espiritu. Merong yung peace of mind. No, ang Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon, sabi ng Bible sa Proverbs chapter 3 verse number 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ang isang Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon ay may kapayapaan. Diba? Pero pag hindi ka nagtitiwala sa Panginoon dahilan sa nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan, nagtitiwala ka sa sarili mong lakas, wala pong kapayapaan. Wala ka pong masusumbong ang kapayapaan sa Kristiyano na hindi nagtitiwala sa Panginoon. It is because yung kapayapaan yung kapayapaan po mga kapatid ay bunga ng banal na espiritu. Sorry, excuse me lang po.
Ayun po. Amen. So, okay na po. Nakainom na po ako. maganda talaga magsalita pag nakakainom po eh, no? Amen, amen. So, I hope na maliwanag po yung pangatlong fruit of the Spirit. Okay? So, another one, na isang isa pa po sa bunga ng banal na espiritu, yung kapayapaan. Ulitin ko po no, yung kapayapaan po napaka-importante po niya natin na nataglayin. Kasi ito po, bawat problema po natin, hindi po natin maiiwasan na ano eh, na mauwendang tayo, di ba? Hindi natin maiiwasan na kapag may problema, nawawala yung kapayapaan, andun po yung kaguluhan. Parang nag-worry tayo, di ba? Nag-worry tayo, nagkakaroon tayo ng excuse me po. Ayun. Nagkakaroon tayo ng ano ng unstable na pakiramdam kapag tayo ay may problema, no? Hindi normally speaking, no, pag tayo ay may problema, talagang hindi tayo natutuwa, hindi komportable, 'di ba? Hindi ka komportable, wala kang kapayapaan. Pero alam niyo po ang kaibahan sa Kristiyano. Normal po 'yun sa unbeliever kasi pag nagka-problema ang unbeliever, nararatel siya. Bakit? Wala siyang Panginoon eh. Hindi niya alam kung kanino siya tihingin ng tulong. Kaya nga automatically, pagka unbeliever ka, tapos wala kang Panginoon, wala kang prinsipyo ng salita ng Diyos, pag nagka-problema ka, na-short ka sa budget, anong gagawin mo? 5-6. Di ba? Hanap ka ng Bombay. Instead na una kang lumapit sa Panginoon, hahanapin mo agad yung Bombay, hahanapin mo agad si kumare, si kumpare, kung kanino ka pwedeng humiram. No? Kanino ka pwedeng taong humingi ng tulong. Kaya, yun po yung kaibahan sa Kristiyano. Ang Kristiyano, kapag nagka-problema, sa Diyos unang lumalapit yan. Bakit? Kasi alam niya kung sino ang source ng lahat ng bagay. Kaya nga po ang Kristiyano, kapag nagkaka-problema, meron siyang peace of mind. Meron siyang kapayapaan kasi alam niya kung kanino siya lalapit. Di ba? Alam po niya kung kanino siya tatawag. Sa panahon na siya ay mayroong pong problema, sa panahon na siya po ay may struggle, ang kaibahan po ng Kristiyano sa hindi Kristiyano, ang hindi Kristiyano nararatel. 'Di ba? Nagwo-worry, nagpapanik. Ang Kristiyano pag nagkaroon problema, nananalangin. Amen. Bakit siya nananalangin? Ay ang implication po noon, meron siyang kapayapaan, may meron siyang peace of mind. Ano po? Yun po ang kagandahan po sa atin. Kapag Kristiyano na tayo at kilala natin kung sino yung Diyos na ating pinananampalatayan, alam natin, di ba? Alam natin kung kanino tayo lalapit. hindi tayo kagaya ng mga unbelievers na pag nagka-problema, tatakbuhan ng problema, di ba? Hindi na alam ang gagawin, iyak na lang ng iyak. Hindi tayo ganun. Ang Kristiyano hindi po ganun. Ang Kristiyano kapag nagka-problema, nananalangin. Sabi nga ni Pastor Hilly, why worry when you can pray? Bakit ka mag-aalala kung pwede ka namang manalangin? Bakit? Kasi ang pag-aalala ay kawalan ng tiwala sa Panginoon. Kung bakit tayo nag-aalala, kung bakit tayo nag-worry, kasi nga, ibig sabihin nun, hindi tayo ganun ka-fix yung tiwala natin sa Panginoon. Pero kung tayo ay may pagtitiwala sa Panginoon, eh anumang klaseng dumating na problema sa buhay po natin, eh kaya nating i-handle na nakangiti, may kapayapaan. Amen? Alam natin kung kanino tayo tumatawa. Alam natin kung kanino tayo nananalangin. It is the fruit of the Spirit. Amen? And then not only the fruit of the Spirit is love, and also joy, and then peace. Ano pa po kasunod? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and long-suffering. Long-suffering. Ang Kristiyano po, mga kapatid, ay meron tinatawag na perseverance. Persevere. Pag sinabing persevere, ibig sabihin, desidido sa isang bagay na tapusin niya.
Kaya usually makikita natin yan sa mga athlete, di ba? Lalo-lalo na sa mga runners, di ba? Sa isang runner o sa isang mananakbo, meron po yung tinatawag na sariling lane na kanyang tatahakin, na at ang kanyang goal ay makarating sa from starting line until the finish line. Yun yung kanyang goal, marating niya yung finish line. Di ba? Pero alam niyo po ba na sa isang mananakbo as yung takbuhin ay nagsimula na, no? Lalo na po yung alam niyo po yung marathon. Yung marathon, di ba? Ilang kilometers 'yan? Tatakbuhin manlalahok, no? Ilang kilometro yung tatakbuhin? For example, ang marathon ay 4 kilometers, 5 kilometers, di ba? Usually mga ganun eh. So, along the way, habang ang runner ay tumatakbo, along the way, meron po yung may encounter na problema, may struggle, no? Sa una, okay lang, sa umpisang takbo mo, malakas pa eh. Hindi ka papagod eh. 'Di ba? Pag unang takbo mo pa lang, unang arangkada mo, okay pa, maganda pa yung takbo mo. Pero dahilan sa layo at hindi mo alam kung doon sa along the way na dadaanan mo kung matuwid pa rin yung daan o lubak-lubak o ano pa man yung makakasalubong mong obstacle. 'Di ba? May mga obstacle, hindi mo alam. Hindi mo alam kung ano yung mga darating pa sa buhay nating obstacle. O sa isang runner. Pero ang pinaka-goal ng runner ay makarating siya doon sa finish line. So ano pong gagawin niya para makarating siya sa finish line? He must endure yung mga bagay na naharapin niyang obstacle. Kinakailangan niya itong i-endure, kinakailangan niya itong malampasan. At para malampasan niya po ito, kinakailangan niya ng tinatawag na long suffering. No? Ibig sabihin ng long suffering is perseverance. Kinakailangan maging persevere siya. Dapat decided po ang isang runner na tatapusin niya po yung kanyang race. Tatapusin niya po yung kanyang sinimulan. Ano po? No, hindi po yung kung ang isang runner pag napagod, hihinto, aalis sa lane, hindi na magpapatuloy. No? Hindi po. Alam niyo po, meron ako napanood na isang runner, no, sa isang race, tao, no, ay habang sa kanyang kalagitnaan ng kanyang pagtakbo ay nagkaroon po siya ng tinatawag na muscle cramps. Ibig sabihin na nag-cramps po yung kanyang muscle sa sobrang siguro sa sobrang takbo niya o sa sobrang ensayo napagod yung kanyang muscle sa paa. So parang nanigas at hindi niya na matakbo, talaga namimilipit siya sa sakit. Alam niyo naman po siguro kung ano yung pakiramdam ng yung nagka-cramps yung muscle. Di ba? Alam niyo po, sobrang sakit po niyan. No? Pero ang ginawa po ng runner na yun, hindi po siya yung dahil nagka-cramps siya, humiga na lang siya at nagantay siya ng bubuhat sa kanya paalis o papalabas doon sa track field o sa race track na kanyang tinatakbuhan. Pero anong ginawa niya? Ang ginawa niya, instead na huminto, ay pinagpatuloy niya yung kanyang takbuhin. Alam niyo po, iika-ika po siyang maglakad. Hindi na siya tumatakbo, naglalakad na lang siya. Kahit na yung mga kanyang kasabayan, dire-diretso na. At yung iba sa kanila, nakarating na nga ng finish line eh. Siya na lamang po yung naiwan doon sa racetrack. No? At habang siya'y naglalakad, no, umiiyak po siya. Pero ang kanyang dahilan kung bakit siya naglalakad, hindi pa palayo doon sa kanyang lane, hindi pa palabas doon sa papunta sa labas ng audience, no, kundi dinediretso niya po yung lane kung saan po siya nakatalaga upang ang nasa mind niya ay tatapusin niya yung race. Imagine niyo po, umiiyak siya sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, but he still continue, no, ika-ika na po siya. And alam niyo po, yung mga tao sa kanyang paligid ay natuwa. No, natuwa sa kanya sapagkat grabe yung kanyang perseverance, grabe yung kanyang dedikasyon na tapusin yung race. Alam niyo po ang nangyari? Yung kanyang tatay ay pumunta at inalalayan itong runner na kanyang anak hanggang inakay niya po ito hanggang makarating sa finish line. At yung mga tao nagpalakpak, standing ovation,
At hindi na nga po napansin yung kung sino yung nanalo, sapagkat nakita nila yung dedikasyon nung runner, na bagamat sa in the middle of his run nadapa, no, nasaktan, pero ipinagpatuloy niya yung kanyang race. Alam niyo po ba na sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan po nating ma-realize na tayo ay nasa race. Na ang race na ito ay hindi pabilisan, kundi ang goal natin ay makarating tayo lahat sa finish line. Ano po? At yun yung goal natin. At along the way, habang tayo ay tumatakbo, habang tayo ay tumatahak sa ating kanya-kanyang racetrack, papunta sa promised land o sa papunta sa finish line, ano po, along the way, meron tayong may encounter na problema, na struggle sa buhay natin. Pero alam niyo po, hindi po dapat yan ang magpapahinto sa atin. Kapag na-encounter natin yung problema, may sakit na mararamdaman tayo. May pighati, na meron tayong discomfort na mararamdaman. Bakit? Kasi may obstacle, may hindrance eh. No, ano pa man, may problema ka man sa physical o sa spiritual, ano pa man pwedeng dumating sa iyong buhay as you go along to your race, to our individual race. 'Di ba? Mayroon tayong struggle na mararanasan. Pero kinakailangan po nating magpatuloy. Ang kailangan po natin diyan, yung fruit of the spirit na long suffering. Kinakailangan po natin maging persevere. Kasi like the illustration na binanggit ko po sa inyo kanina, meron tayong Diyos. 'Di ba? Meron tayong Diyos. May Panginoon tayo. Na kahit sa in the middle of our run, nadapa tayo, nagkamali tayo, nalugmok tayo dahilan sa kasalanan, nagkaroon tayo ng obstacle, ng problema. Pero tandaan natin, may Diyos na pwedeng tumulong sa atin para tapusin yung race natin. No? Meron tayong Panginoon na eventually aabutin yung kamay natin, tutulungan tayong tumayo, aalalayan tayo, kahit ika-ika tayo, pero meron tayong long suffering, meron tayong perseverance na gusto nating tapusin yung race. Diba? At eventually, pag narating natin yung finish line, ay mararamdaman natin yung fulfillment. Bakit? Kasi nagpatuloy tayo eh. Hindi tayo huminto kahit nahirapan tayo. O, kasi yun yung plano, yun naman purpose ng isang runner. Walang runner na pumunta sa racetrack na ang plano niya ay hindi makarating sa finish line. Diba? So, that's the illustration. Illustration po yan, pero napaka halaga po niyan sa buhay natin. Kasi makikita natin yung sarili natin sa bagay na yan. Ano po? So, yung apat pa lang po ito, meron pa po tayong lima na babanggitin. Bukas, ipagpapatuloy po natin ito kasi nabot na rin po tayo ng time. So, bukas, ipagpapatuloy po natin ito, yung fruit of the spirit. And I hope na sa apat na bunga ng banal na espiritu na ito, ay meron na po tayong tataglayin at kinakailangan mag-manifest ito, mga bungang ito. Ano po yun? Love, joy, peace, and long suffering. Okay? Nasa long suffering pa lang po tayo. Meron pa tayong limang pag-uusapan bukas. And I hope and I pray na excited na po tayo at excited pa rin tayong makapag-aral ng salita ng Diyos. Amen? So maraming salamat po. And once again, salamat po sa inyo pong pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa sa umagang ito. At bago tayo magwawakas, ay nais ko lang pong batiin lahat po ng ating po mga live viewers. Magandang umaga po and thank you for watching po. Sir Jomari, of course, or Kilia, thank you for watching po. And thank you for watching Sir Agaton Lagod, ang aking tatay, at si Ma'am Lian Bobier in Puerto. Thank you for watching po, ma'am. Thank you for watching Ma'am Pevi Lagod, yan ang aking butihing nanay. And of course, aking mother-in-law, si Ma'am Tang Vilmonte, and si Sir Dondon Galve. Magandang umaga po. Thank you for watching po, Sir Ma'am Tang and Sir Dondon Galve. And of course, si Ma'am Sonia Orculio. Thank you for watching po, Ma'am Sonia. And thank you for watching din po, Ma'am Susan Magturo Bending. Amen, amen. Thank you for watching po. At salamat sa Panginoon. I hope na naging pagpapala po ang programa po natin ngayong pong umaga. So, tayo na po ay magwawakas sa panalangin. And then, para sa lahat ng mga manunood din po mamaya,
continue to support and to pray and to participate sa ating pong programa upang tayo po ay patuloy na lumago. And salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po, Ama, sa kadakilaan, kabutihan niyo po sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa natapos po na pag-aaral at pakikinig ng inyo po mga salita, Panginoon. Salamat po sa programang inilagay niyo po sa puso ng aming mahal na pastor na kami po ay patuloy tulungan na lumago sa aming pananampalataya. And thank you for using me once again to be a channel of blessing to your people. And I pray na patuloy niyo pong pagkaingatan ang bawat isa, saan man po kami naroroon, ay ibigay niyo po kami ng protection, guidance, and good health, Panginoon, at maayos na pangatawan, maayos sa kalusugan, at most especially, yung spiritual namin na pamumuhay, tulungan niyo po kami na amin po itong bigyan ng halaga, Panginoon. Salamat din po sa napag-aralan po namin ngayon na fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, and long-suffering. Help us to that your fruit, O God, must manifest in our life, in our daily life, Panginoon. Bless you po, Panginoon, na natitirang oras sa maghapong ito sa mga preparations na gagawin po namin. Kayo po ang manguna at maitaas namin, Panginoon. Patawad po muli sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, pagkukulang, and tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkita-kita ulit kami bukas na excited ang bawat isa sa amin na makapag-aral, makapakinig ng inyo po mga banal na salita. Binabalik ko po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po. And once again, good morning and thank you for watching, brethren. This is The Key to Success, your daily devotional partner, giving you the Word of God from Mondays to Saturdays. And see you tomorrow. Mamaya po, after this program, you every morning, mamayang 11 or 10:30 ng umaga din po, ay informasyon pang kalusugan sa ating church, CSI, and then the Baptist lunch. Amen. So maraming salamat po. Huwag natin kalilimutan yung ating regular service every Thursday, 5 o'clock dito sa ating mission, Caloocan Mission. And then Sunday regular service natin ay Sunday morning 8:30 and Sunday afternoon 5 o'clock. Okay, at maraming maraming salamat po. God bless us all and we love you all. Stay safe po at God bless po. I care not today what tomorrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worry is vain. Living by faith, yes, living by faith, in Jesus above, in Jesus above. Trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all I'm safe in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith and feel no alarm, feel no alarm. Though tempests may blow and the storm clouds arise, obscuring the brightness of life, I'm never alarmed at the overcast skies. A master looks on at the strife. Living by faith, yes, living by faith, in Jesus above, in Jesus above. Trusting, confiding in His great love.